Yo, so mga ka-D-wires, so meron tayong pipinturahan nila na texture. So ang gagamitin naman natin paraan, kesa gumamit tayo ng texture roller, gagamit ulit tayo ng foam. Itong tawag dito, panghugas ng pinggan, yung scratch bike na merong green. Pwede rin naman yung pangkaraniwang carpet na ginagamit din sa pagbahad sa speaker. Pero mas gusto ko yung texture nito. At ang gagamitin pala natin pintura, Elastomeric ulit na kulay black na hahaluan natin ng skim coat. So pwede rin kayo gumamit ng semento, na puring semento. Pero yung maganda yung magbibili yung semento, yung pinong-pino. Meron kasing nabibiling per kilo, yung pinagtistisan, may halo ng buhangin. Ito, skim coat, sure ball na pinong-pino ito. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. So yung ratio niyan, hanggang makuha natin yung texture na pwede nang ipang texture paint sa ating speaker box. So ang gagawin muna natin, haluin ko muna ito sa konting tubig bago natin ihalo itong elastomeric. So yung isang litro, wari ko sobra pa dito sa dalawa. So napinturahan ko na yung ilalim yan. So pakita ko na lang sa inyo yung proseso. So sa isang litro, siguro isang kilong skim coat na lang din ang gagamitin natin. Sa tubig na lang tayo mag-alias. Kaya yung sabi ko kanina, pwede kayo gumamit ng pangkaraniwang semento. Basta sure ball nyo lang na walang halong buhangin. Hindi yung pinagtispisan. Doon natin ang tubig. Kunti-kunti lang, baka mapasobra. Kasi pag nakita nyo itong skim coat, yung parang pwede ng pang masilaw o yung pang balikada, pang finish, pwede nyo nakala yung pintura. Pag napasobrang lapot, halo lang uli kayo ng skim coat. Pwede rin kayo gumamit ng ano, kung mas prepare niyo yung glue. Pero huwag kayo gagamit ng stick well. Kasi yung stick well kapag nabasa, na ano siya, naagnas kumbaga. Parang nagiging ano ulit, nalulusaw. Pero yung wood glue, yun talaga maganda gamitin. So pwede rin yun. Itatakotin na lang ng kulay black, pero para sa akin mas gusto kong gamitin yung elastomeric kasi sa waterproofing capability din niya at rubberized na texture niya, mas maganda siyang mag-hold. So yan, pag ganyan yung texture ng ating skin coat, pwede na natin halo yung semento. Semento yung ating elastomeric. So yan, mayroon naman nabibiling tingi-tingi ng elastomeric. So kalahati muna ang ating tingi ko rin. Baka kasi hindi natin maubos. Kaya maganda, simple lang muna kayo ng konti-konti. So yan, pwede na to. So una muna natin gagamitin is roller or pwede ding brush. So applyan muna natin lahat ng bahagi bago natin gagamitin yung foam. So ayan, after nating gamitin ng roller, ito na sunod natin ng ating scratch brite. Sinawsaw na natin sa pintura, tapos dampi-dampi lang. Hindi kailangan na madiin yung saktong dampi-dampi lang ang paglalagay ng ating pintura. So ayan, isa yan sa paraan para mag-texture paint na hindi gumagamit ng texture roller. So pwede din yung carpet na tela, yung pinababalik nito sa woofer, pwede yun. Ilagay nyo lang din sa medyo lapad na
board na tinabas. So, saw niya lang din yan. Pero mas gusto ko yung pagka-texture nitong esponha na panghugas ng pinggan. Mas pino. At sa mixture naman ng texture paint, kung mas prepare nyo ang wood glue kaysa sa elastomeric, pwede naman. Yun nga lang, mas mahal ang konti yung wood glue compared sa elastomeric. Sa elastomeric na 1 liter, 160 lang ang bili ko. Kung sa wood glue, medyo may kamahalan. Sa stick well naman, hindi ko talaga may papayo gumamit ng stick well. Kasi yung stick well, kapag nababasa, nalulusaw ang dikit eh. Kaya hindi ako gumagamit ng stick well sa pag-uho ng subwoofer box or speaker box. Kasi nalulusaw talaga siya. Once nababasa, nawawala yung dikit niya. Kagandaan pa siya sa elastomeric, yun nga, yung rubberized capability niya at maganda rin yung holding niya kapag natuyo. Saka yung waterproofing capability niya. Kaya mas okay gumamit ng elastomeric paint na lang na black para kapag tinapot natin ng black, kahit isang coating lang, okay na. Mas gusto ko sige itong gamiting foam kasi mas pino yung pagka, ano nito, mas pino yung pagka-texture nito kaysa dun sa carpet na nauna natin ginawa rin. Huwag din madiin yung pagkaka, ano, isakto lang. Ayan. Ulit-ulit lang natin para mas maging pino siya. Kapag sobrang lab daw niyan, mahihirapan niya maging ganyan texture niya. Tapos pag natuyo yan, nilihain lang natin bahagya para yung mga tusok-tusok yung matilos dumapa ng konti. So ganun lang yung proseso niya. Grade 100. Tapos gagamit tayo nito para flat na flat. Tasan rin lang natin ng konti para mawala yung mga tilos-tilos o yung hindi even na pagka-texture. So after natin isanding, diretso na tayo ng top coat. So
pinalis ko muna yung mga alikabok nung pinagsandalan. Gumamit kayo ng clean brush para mawala yung alikabok. Bago niyo applyan ng top coat. So ito na, tapos na. I-cure dry lang natin ito ng at least 2 to 3 days. At kapit na kapit na yung quick dry enamel bago natin ilagay yung speaker para hindi kumapit sa speaker yung pintura. So salamat sa patuloy na pagtutok.